Hi mga ewan! Welcome ulit sa Jack Clips Channel, kung saan marami kayong matututunan. Paano mo sabi? Okay, may mga viewers tayo dyan na nagpapashoutout. Shout out! Blah, 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 blah. Shout out nga pala kay Deremov. Shout out din kay Marnie Jans Casbin. Shout out din kay Reynaldo Mendoza. Thank you for viewing. Well guys, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Gawin nating mabilis to. Well, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa herbal medicine. Ano raw? Yes guys, herbal medicine. At kailan pa naging herbal medicine expert ang lolo nyo? Well, hindi naman po natin sinasabi na expert tayo sa larangan ng mga herbal medicine. Pero alam naman po natin na yung mga herbal medicine ay meron ding magagandang epekto sa kalusugan ng tao. Right? Yes! Kaya ko naman po naisip pag-usapan ngayon ng herbal na yan dahil sa dahon ng malunggay. Yes! Malunggay! Kaya kapag nagpapakuha sa inyo ng dahon ng lolo, lola nyo o tatay at nanay nyo, ay kumuha agad kayo. Huwag kayong makulit. Nakulit, kuha mo nga ako ng dahon ng malunggay dyan sa likod. Sige natin! At para po sa karagdagang kaalaman tungkol po dyan sa pinag-uusapan nating malunggay, humana po tayo ng isa nating kababayan dyan at isa nating kaewan para i-share ang kanyang karanasan tungkol sa dahon ng malunggay. At pinuntahan siya ng ating channel para makunan siya ng impormasyon. Jack, quick, pasok! Maraming salamat sa iyo, kaewan! At kamusta ka dyan sa studio? Magandang araw din po sa ating mga kaewan na sumusubaybay ngayon. Ngayon po ay nandito po tayo sa Barangay San Roque upang kausapin ang isang tao pong nakaranas din ng isang magandang karanasan tungkol po sa dahon ng malunggay. Narito po ang kanyang mga pahayag. Bali, ano yung magandang karanasan mo dyan tungkol sa malunggay? Nung isang gabi po kasi, sumasakit po ang tuhod ng tita ko. Sumasakit po ang kanyang tuhod dahil po sa rheuma o arthritis. Kaya po, naisip ko, magse-search po ako ng gamot para po sa rheuma. Pero naisip ko pong bigla na meron nga po palang dahon ng malunggay sa likod ng bahay. Kaya naisip ko rin po na i-search kung pwede po yung malunggay para sa pagpapagaling ng rheuma o arthritis. At hindi po ako nagkamali dahil nung pagkakasearch ko po, pwede po pala ipanggamot ang malunggay sa arthritis at saka sa rheuma. Pareho lang po ba yun? Ewan ko. Kaya nung malaman ko na pwede pala ang malunggay sa rheuma, ay agad-agad akong kumuha nung gabing yun ng dahon. Dito po, sa dahon ng malunggay. Diyan po ako kumuha. Kumuha po ako ng mga 7 sanga. At saka ako po pinakuluan sa 3 tasang tubig. Sinamahan ko rin po ng luya para po may konting taste ng salabat. Medyo sumara po ito at hindi gaanong matabang. Medyo lasang salabat po. Diba? Brainy! Pinagtimpla ko rin po ang aking tatay dahil madalas din po yung rayumahin. Nakalipas po ang 2 araw, nakalakad na po ulit ng maayos yung tita ko. At yan po ang aking pong nakalap na balita dito. Maraming salamat sa inyo. Balik sa'yo, kaewan, dyan sa studio. Bye-bye! Maraming salamat sa'yo, kaewan. At ingat ka dyan. Ikaw nga yung tatanga-tanga. Gagawin po natin ngayon kung ano yung ginawa ng taong in-interview natin. Tao nga ba yun? Okay guys, let's go. Thank you.
Okay guys, narito na ang malunggay with luya. Tignan nyo. O diba? Tsaang-tsaa ang itsura. Baka matapong pa. At papaliwanag ko sa inyo kung ano yung lasa. Lasang tinola. Pero yung luya matapang. Nalalasahan mo yung tapang ng luya sa lalamunan mo. Uy, wala pala akong shortcut. Pero nakita nyo naman po yung kinalabasan ng haircut, diba? Panoorin niyo po yung video ko na yun. Para sa mga bagong viewers, panoorin niyo po yung video na yun. Kung paano ko po hinupitan ang aking sarili. Anyway, eto na po ang malunggay with luya. Try niyo po itong gawin. Kung mayroon po kayong mga kasama dyan sa bahay, or may mga kakilala kayo na madalas rayumahin, try niyo po i-suggest ito. Yung pinakuluan daw na malunggay with luya. Okay guys, diyan po nagtatapos ang ating video at sana po sa susunod po mga video ay patuloy kayong sumabaybay. Sana po ay marami kayong natutunan tungkol po sa dahon ng malunggay. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi dyan. Shhh.